So ayun, welcome ulit sa ating mini vlog at welcome din sa aking page. Dito sa video na to, ay papashell ko naman kayo dito sa farm na aming pinagtatrabahuhan. Kaya tara mga sir, samahan nyo ako. At ito nga pala yung mga grow out tanks namin. At ito nga pala yung tank 1. Tara silipin natin. Ito nga pala yung tank 1 ay wala pang lamang hipon. Ready for stocking pa lang ito. At tinitreat pa lang yung tubig dito. All goods na nga pala ito at waiting na lang. At dito naman tayo sa tank 2. At ito namang tank 2 nakasetup na nga pala ang aerator niya. Pero ang tubig niya is under treatment pa. At mga ilang araw pa nga ay ready to stocking na rin to. At dito naman tayo pumunta sa tank 3. Itong tank 3 nga pala ay may lamang hipon. Ang DOC nga pala nito ngayon ay 10. At ang stocking density naman ay bawal sabihin. Bawal din sabihin ng ABW. Pasensya na mga boss, trabaho lang. Sa tingin nyo mga boss, ilang grammars na to? Meron nga palang 8 grow out tanks itong farm na to at ang sukat nya ay 800 square meter bawat isa. Dito naman tayo sa tank 4. Dito naman sa tank 4, kakatapos lang nitong linisan at kakatapos lang din iset up ang aerators. Pagkatapos nga malinisan at maset up ang aerators, ay bababaran ito ng chlorine para sa disinfection. Pagkatapos nun ay lalagyan na ito ng tubig at another treatment na naman. Dito naman tayo sa tank 5. Ito namang tank 5 ay kakatapos lang linisan at hindi pa naseset up ang aerators. Same procedure lang gaya ng mga nauna. Kakatapos lang mag-harvest dito sa farm at maraming na-harvest na tanks kaya walang mga laman. I-disinfect nga pala ito ng chlorine pagkatapos ma-set up ang aerators. At dito naman tayo sa tank 6. Itong tank 6 nga pala ay waiting na lang sa tubig na galing sa ready to use water namin. Lalagyan nga pala ito ng tubig at another treatment ulit gaya ng nauna. At pagkatapos nun mga sir ay waiting na lang sa stocking. At dito naman tayo pumunta sa tank 7. Ito na nga pala ang tank 7. Hindi ko na napakita ang number. Itong tank 7 nga pala ay under maintenance. Malapit na nga silang matapos sa pag-repair nitong tank 7 na to. Nalinisan na nga pala ito kaya magsiset up na lang sila ng aerator pagkatapos ma-repair ang tank 7. At pumunta na nga tayo dito sa panghuling grow out tanks namin. At ito nga ang tank 8. Ito nga pala ang tank 8 ay lilinisan pa. Pero nakaset up na ang kanyang aerators kaya madali na lang yun. May tubig na nga pala ito nung nakaraan at pinadrain lang ng aking boss. Dito naman tayo pumunta sa aming nursery. Ang nursery nga pala namin dito ay dalawa. Ito nga pala ang nursery 1 namin. Kakatapos lang pala nito linisan at hindi pa nga pala ito nasa-set up ang aerators. Dito naman tayo pumunta sa aming nursery 2. Ito nga palang nursery 2 namin ay may stock na. At ang DOC niya ngayon ay 5. At ang sukat nga pala nitong tanks na to ay 154 square meter. Kayo na lang bahala tumantya kung ilan ang kaya niyang ilaman. At ito naman ang kanyang rot blower, dalawa ang setup niya. At sa mga nagtatanong nga pala ulit, ang inaalagaan nga pala namin dito ay Badami Shrimp. Opo, ito po ay farm ng mga hipon. At ang tawag nga naman pala dito ay aquaculture. Ang farmland na ito po ay may sukat na 2 hectares at meron siyang 8 grow out tanks at 2 nursery sa kabuoang 10 tanks. At meron nga pala itong treatment pond pa na 3. Sa next video ko na nga lang pala ipapakita po yung aming treatment pond kung saan nanggagaling ang aming water source. Maraming salamat po sa panonood.